Nang sakdalinis kami ay ihingi sa Diyos Ama namin awang minimithi. Ave, Ave, Ave Maria. Ave, Ave, Ave Maria. Bayang tinubuay ipinagdarasal at kapayapaan nitong sanlibutan. Ave, Ave, Ave Maria. Ave, Ave, Ave Maria. Mga kapatid, simulan natin ang ating pagdiriwang sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Sa mga naririto po, gayon din ang mga sumusubaybay sa atin sa pamamagitan ng live streaming sa Facebook, YouTube, Twitter at TV Maria, magandang umaga po sa inyong lahat. At sa mga kapatid nating nasa ibang panig ng daigdig, isang mapagpalang araw po. Ngayon ay ginugunitan natin ang ating mahal na ina, si Maria, bilang ina ng sambayanan, ina rin ng simbahan. Kaya naman sa araw na ito, ating pagninilayan ng kanyang katapatan at pagiging malapit sa ating Poong Hesus Nazareno, nang tayo rin ay manatiling tapat at malapit sa kanya. Mga kapatid, tinipon tayo bilang kaanib ng angkan ng Diyos. Kaya dumulog tayo sa maawaing Panginoong nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanan ay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ikaw ang nagdudulot ng tanang pagdamay at kasiyahan. Ang anak mong nakabayubay noon sa krus na banal ay nagbigay ng kanyang ina upang maging ina naming tanan. Ipagkaloob mo pakundangan sa inang mapagmahal na ang iyong sambayanan ay magalak araw-araw sa ibayong kabanalang kinamit ng mga kaanib mong isinilang upang sa kandungan nito ay maakit ang sangkatauhan sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiyo po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ng Henesis. Pagkakain ni Adan sa bunga ng puno, tinawag siya ng Panginoon at tinanong, "Saan ka naroon?" "Natakot po ako nang marinig ko kayong nasa hardin. Nagtago po ako sapagkat ako'y hubad, tugo ng lalaki." "Sinong may sabi sa iyong hubad ka?" tanong ng Diyos. "Bakit kumain ka ba ng bungang ipinagbabawal ko?" "Kasi pinakain po ako ng babaeng ibinigay ninyo sa akin, tugo ng lalaki." "Bakit mo naman ginawa iyon?" tanong ng Diyos sa babae. "Mangyari po'y nilinlang ako ng ahas, kaya ako natuksong kumain, tugo naman niya." At sinabi ng Panginoon sa ahas, "Sa iyong ginaway may parusang dapat, na tanging ikaw lang yaong magdaranas.
Ikaw ay gagapang ang hatol kong gawad at alikabok ang pagkaing dapat. Kayo ng babae laging mag-aaway. Binhi mo't binhi niya'y laging maglalaban. Ito ang dudurog ng ulo mong iyan. At ang sakin niya'y ikaw ang tutuklaw. Eva ang itinawag ni Adan sa kanyang asawa, sapagkat ito ang ina ng sangkatauhan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Dinggin ang ulat sa inyong mabuting bagay, o lungsod ng Diyos. Dinggin ang ulat sa inyong mabuting bagay, o lungsod ng Diyos. Sa bundok ng Siyon, itinayo ng Diyos ang banal na lungsod. Ang lungsod na ito'y higit niyang mahal sa alimang bayan ng angkan ni Jacob. Dinggin ang ulat sa inyong mabuting bagay, o lungsod ng Diyos. Kaya't iyong dinggin ang ulat sa iyong mabubuting bagay, o lungsod ng Diyos. At tungkol sa Siyon, iyong sasabihin, ang lahat ng bansa ay masasakupan. Siya'y palalakasin at patatatagin ng kataas-taasan. Dinggin ang ulat sa inyong mabuting bagay, o lungsod ng Diyos. Ang poon ay gagawa ng isang talaan ng lahat ng taong do'y mamamayan. Ang lahat ng ito ay magsisiawit at pawang sasayaw. Dinggin ang ulat sa inyong mabuting bagay, o lungsod ng Diyos. Tumayo po ang lahat. Alleluia, 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 alleluia. Birheng Mariyang mapalad, dapat magpuri ang lahat sa iyo at sa iyong anak. Alleluia, 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 alleluia. Sumaiyo niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nakatayo sa tabi ng krus ni Jesus ang kanyang ina at ang kapatid na babae nitong si Maria, na asawa ni Cleopas. Naroon din si Maria Magdalena. Nang makita ni Jesus ang kanyang ina at ang minamahal niyang alagad sa tabi nito, kanyang sinabi, "Ginang, narito ang iyong anak." At sinabi sa alagad, "Narito ang iyong ina." Mula noon, siya'y pinatira ng alagad na ito sa kanyang bahay. Alam ni Jesus na naganap na ang lahat ng bagay, at bilang katuparan ng kasulatan ay sinabi niya, "Nauuhaw ako." May isang mangkok doon na puno ng maasim na alak. Itinubog nila rito ang isang espongha. Ikinabit sa sanga ng isopo at idiniik sa kanyang bibig. Nang masipsip ni Jesus ang alak, ay kanyang sinabi, "Naganap na!" Iniyok-ayok niya ang kanyang ulo at nalagot ang kanyang hininga. Nooy araw ng paghahanda, at ayaw ng mga Hudyo na manatili sa krus ang mga bangkay sa araw ng pamamahinga, sapagkat dakila raw ang araw ng pamamahingang ito. Kaya't hiniling nila kay Pilato na ipabali nito ang mga binti ng mga ipinako sa krus at alisin doon ang mga bangkay. Naparoon nga ang mga kawal at binali ang mga binti
ng dalawang ipinakong kasabay ni Jesus. Ngunit pagdating nila kay Jesus at makitang patay na siya, hindi na nila binali ang kanyang binti. Subalit inulos ng sibat ng isa sa mga kawal ang tagiliran ni Jesus at biglang dumaloy ang dugo at tubig. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiyo po ang lahat. Muli po sa mga naririto, gayon din ang mga sumusubaybay sa atin sa pamamagitan ng live streaming. Magandang umaga po sa inyong lahat. At sa mga kapatid nating nasa ibang panig ng daigdig, isang mapagpalang araw po. Sumusunod ba tayo sa halimbawa ng ating mahal na ina? Idineklara po ni Papa Francisco na ang Lunes pagkatapos ng dakilang kapistahan ng Pentecostes o ng pagbaba ng Espiritu Santo ay ating gunitain ang kapistahan ng Mahal na Ina bilang ina ng sambayanan. Kung kahapon ay kaarawan ng simbahan, ngayon po ay araw upang kilalanin ang siyang pangunahing tagasunod. Ang nauna rin na tagasunod sa ating pong Jesus Nazareno at ating ding halimbawa ng katapatan at pagsunod sa Kanya. Sa ating pong mabuting balita, natunghayan natin muli ang katapatan ng ating mahal na ina na umabot hanggang sa pagkapako sa krus at kamatayan ng ating poong Jesus Nazareno. Mula pa lamang doon sa paanan na kung saan na inihabilin si Juan ang disipulong ang apostol na minamahal. Simbolo na rin ng sambayanan at ng simbahan. Inihabilin sa mahal na ina at malugod namang tayong tinanggap ng ating mahal na ina. Interesante rin po na sa mga pahayag na ito, hindi man nakita o hindi man naisulat ay naririyan sa bahagi ng ating imahinasyon yung imahin ng tinatawag nating Pieta. No? Nang ibinaba sa krus ang ating poong Jesus Nazareno, hawak-hawak siya ng inang tumatangis. At ang mga imaheng ito po ay tanda ng kanyang katapatan sa kanyang anak, sa ating Panginoon, bilang ina, bilang tagasunod, hanggang sa kahuli-hulihan. At ito po ay paalala sa atin, ano po, na sa kung anumang mangyari sa ating buhay, sa mga masasayaman o sa mga malulungkot, sa panahon ng ginhawa, sa panahon ng problema, sa panahong tayo'y malapit sa Diyos at sa mga panahong pakiramdam natin tayo'y nalalayo sa Kanya, hinihingi pa rin ang ating katapatan sa Kanya. Sapagkat ang Kanyang pinagdaanan sa krus tungo sa muling pagkabuhay ay siyang katapatan hindi lamang sa Ama, kundi sa atin din. Kaya magandang paalala po sa araw na ito, kung ang Diyos ay naging matapat, naging mabuti, naging mapagmalasakit sa atin, sino po tayo para ipagkait ang ating katapatan sa Kanya? Sino tayo para hindi maging mapagmalasakit at mamuhay sa katotohanan at sa tama? Sino tayo para ipagkait ang pag-asa sa iba? Naway sa araw na pong ito ay matignan natin kung paano pa tayo lalong magiging matapat. Hindi lamang sa ating pagdedebosyon, hindi lamang sa ating pagdarasal, pero sa araw-araw natin ginagawa. Sa kung paano natin mahalin ang kapwa. Sa kung paano rin natin igalang at itrato ang ating mga sarili at ang mga mahal natin sa buhay. At kung paano natin gawing tunay ang ating mga ninanais at inaasahan sa buhay. At ito po ang ating ipagpanalangin sa pagpapatuloy ng banal na misang ito. Ang maging matapat, ang matutong sundan ng malapit ang ating pong Jesus Nazareno
gaya ng ating mahal na inang si Maria. O Maria, ina ng sambayanan, ipanalangin mo po kami. Tumayo po ang lahat. Manalangin tayo na matularan natin ang halimbawa ni Maria nang may mababang loob, puno ng pananampalataya at laging handang tumupad sa kalooban ng Panginoon. Sa ating bawat panalangin ating itutugon, Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Bilang bayan ng Diyos, tayo naway sumulong sa ating paglalakbay sa pananampalataya sa ilalim ng paggabay at pagtuturo ng ating kaparian. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga pinuno ng ating pamahalaan, naway gumawa ng lahat ng paraan upang maitaguyod ang kapayapaan at pangalagaan, ang kapakanan ng kanilang mga nasasakupan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga pamilya at pamayanan, naway magpahayag ng pasasalamat para sa mga biyayang tinatanggap ng bawat isa at ng lahat. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Tulad ni Maria, tayo naway magsikap tayong mag-abot ng tulong sa ating kapwang labis na nangangailangan ito. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang ating mga yumaong mahal sa buhay, naway makaranas ng kaligayahan sa piling ng Panginoon sa kanyang kaharian. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Sa katahimikan ng ating puso't diwa, alay natin sa Panginoon ang ating mga panalangin, gayon din ang mga panalangin ng mga taong mahalaga sa atin. Sama po natin sa ating mga dasal, ang mga frontliners, health workers, at lahat ng nagsisilbi sa ating bayan, na sa pamamagitan ng kanilang katapatan at paglilingkod sa kapwa, ay nagsisilbing tanda ng pakikisama ng Diyos sa atin, ng Kanyang pakikiramay sa lahat ng ating pinagdaraanan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Diyos naming Ama, ipinadarama mo ang iyong pananatili sa aming piling sa kabutihang loob ng aming mga kapatid. Patuloy nawa naming ipahayag ang iyong pag-ibig sa pamamagitan ng buhay na nauukol sa paglilingkod. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiyo po ang lahat. Namin sa iyo, Ama, ang tinapay at alak na ito, handog ng bayang umaasa, sumasamba't nagmamahal sa'yo. Handog namin sa iyo, Ama, ang tinapay at alak na ito. Handog ng bayang umaasa, sumasamba't nagmamahal sa'yo. Tumayo po ang lahat. Manalangin kayo, mga kapatid, upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang aming mga alay na nasa dambana at gawin mong maging paghahain ng katubusang dakila upang sa pag-ibig ni Mariyang Birheng, ina ng sambayanan,
kami ay maalab na makapamuhay at sa pakikipagkaisa sa pagtubos sa tanan. Kami ay sa Kanya makipagtulungan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumairin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan ngayong pinararangalan namin ng mahal na Birhen. Minarapat mong siya'y itampok bilang inang nagluwal sa pangakong manunubos. At bilang unang kaanib sa sambayanan mong kinukupkop. Sa krus, inihabili ni Jesus kay Maria ang sangkatauhang pinagmamalasakitan niya upang magkamit ng muling pagsilang sa iyong pamilya. Kapiling ng mga alagad na nilukuban ng Espiritu Santo, si Mariang nagdarasal ay huwaran ng sambayanang dumadalangin sa iyo. Iniakyat mo si Maria sa langit, tanda ng sambayanang sa iyo'y sasapit. Kapag itinampok ng iyong anak ang daigdig. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Lumuhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay. Pinasalamatan kaniya. Pinaghati-hati niya iyon. Iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman, matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Tumayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming na himlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ina rin ng sambayanan, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol ni San Juan Bautista at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ng pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kaniya,
ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Lumuhod po ang lahat. Mga kapatid, ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o ng lay minister. Sumunod po tayo. Hindi. Bawat namin sambitin,
bawat naming awitin ay papuri parangal sa'yo. Pakinggan mo, Inang mahal, ang awit ng pagsuyo. Kalangit ay nagdiriwang sa karangalang nakamtan. Puso mo kay wagas kanlungan ng taga pagligtas. Bawat namin sambitin, bawat namin awitin ay papuri parangal sa'yo. Pakinggan mo, Inang mahal, ang awit ng pagsuyo. Bawat naming sambitin, bawat naming awitin ay awit ng pagsuyo. Announcement, ang lahat po ay inaanyayahan sa ating healing mass and service sa darating na June 1, Huwebes, sa ganap na ika-anim ng gabi. Makiisa po tayo. Sa darating na June 17, 2023, Sabado, magkakaroon po tayo ng binyagang bayan, handog sa kapistahan ng kapanganakan ni San Juan Bautista. Ang mga nagnanais, maari kayong makipag-ugnayan sa records office ng parokya na matatagpuan sa ground floor Cardinal Sin Building mula ika-8 ng umaga hanggang ika-5 ng hapon. Maaring hanapin si na Miss Shirley o si Miss Jocelyn, record staff ng parokya, para sa mga detalye. Maraming salamat po. Patuloy pa rin pong pinapaalalahanan ng lahat na huwag maging kampante sa banta ng COVID-19. Pagkus, dapat nating ipagpatuloy ang tamang pagsuot, pagsunod sa minimum public health standards tulad ng tamang pagsusuot ng tamang face mask. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor ng Itim na Nazareno. Tumayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming mga nakinabang sa dulot mong katubusan at buhay, ay dumalangin sa tulong ni Mariyang Ina at Birheng Banal, at mabuting balita ay mailaganap sa tanan, at ang Espiritu Santo ay lubos na manahan sa sanlibutan, sa pamamagitan din ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Paalala lamang po na kapag tayo ay nasa loob at paligid ng simbahan, hanggat hindi po kinakailangan ay kailangan tanggalin, ay maayos na nakasuot po ang ating face mask. Siguraduhin pong natatakpan ng mabuti ang inyong ilong at bibig. Ingatan po natin ang ating mga sarili bilang bahagi ng ating pagmamalasakit sa ating kapwa. Sumaiyo niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Magsiyuko para sa pagbabasbas. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahin at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyong ito, naway maalaala nila ang mga pangako nila noon sa binyag
na ikaw ay kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain nawa kayo ng ating makapangyarihan at mapagmahal na Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang misa, humayo kayong dala ang pag-ibig at kapayapaan ng ating Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesús Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, nilulwalhati ka namin.